guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay mag-share lang naman ako sa inyo ng konting hair care tips or hacks na alam ko, na nalalaman ko para alagaan yung hair natin and para gumanda siya and para ma-maintain yung kagandahan ng hair natin. So unang-una guys, ano nga ba yung tubig na dapat ginagamit natin sa pagligo. Ayan, so dapat ang ginagamit natin guys is warm water. Not cold nor hot. Hindi yun. Dapat lukewarm water lang guys. Kasi kapag sobrang lamig or sobrang init, ayan, yung tubig na gagamitin natin pagligo, syempre ang tendency niya is maglagas talaga yung hair. So dapat lukewarm lang. Next naman guys is sa pag-apply ng shampoo. So ang pag-apply ng shampoo guys, dapat hindi yung as in hindi ganon. Hindi mo, ano, dapat gentle ka lang sa scalp mo guys. And yung shampoo is dito lang talaga nilalagay sa banda ng scalp, ganyan. And parang massage-massage lang yung pagligo guys, yung pag-shampoo natin. And pag ganyan siya guys, pag ganito, outward pa in ganyan, pag ganyan lang siya, hindi yung gumaganon ka guys. Ayan, so ganun lang yung parang minamassage mo lang yung scalp mo guys, ganyan, and gentle lang dapat yung pagmassage nung paglagay nung shampoo sa hair natin. And dito lang, huwag kayong maglalagay ng shampoo dito sa dulo kasi ang tendency naman niya is mag-dry. Next naman guys, gaano ba dapat kadami yung shampoo na nilalagay natin sa hair natin? Okay, so mga ganito lang siya guys. Thumb size, dalawa. Isa sa harapan and isa dito sa likuran. Ayan, yung isa is dito mo gagamitin sa harapan. Doon sa scalp mo lang yan ha. And then dito sa likod. Kasi dito tayo nagpapawis and dito tayo nag-oil. Okay, so gaano nga ba tayo kadalas dapat nagsha-shampoo? Once a day ba? Once a week? Once a year? Once a month? Actually, tama lahat yan guys. Okay lang kahit everyday tayo nagsha-shampoo. Basta hindi masyadong marami. And hindi natin inaabuso yung hair natin guys. So tama lang mag-shampoo araw-araw kung gusto nyo. Okay lang naman. Basta gentle lang kayo sa scalp nyo and sa hair nyo and konting-konti lang talaga yung shampoo na ginagamit natin guys. Hindi tayo dapat nagsishampoo ng marami. Hindi kailangan ng scalp natin ng madaming-madaming shampoo. Also guys, huwag tayong gagamit ng brush. Huwag tayong gagamit ng hair brush kapag basa yung hair natin. Nakaka-damage din yun ng hair. I mean, hindi yung narrow tooth comb, yung dapat yung hindi magkakalapit yung ano ng suklay. Alam niyo yun. But yung brush is kapag tuyo lang yung hair mo, doon walang siya gagamitin. Hindi ka mag-brush ng hair kapag basa yung hair natin. Madadamage siya, guys. Okay, so ipapakita ko sa inyo guys yung before na state ng buhok ko, as in sobrang pangit, sobrang dry, sobrang buhaghag, and hindi talaga siya maganda and dull. Napaka-dull ng hair ko noon, ganyan. Ipapakita ko. Ayan. And ngayon, nag-okay na siya. Ayan siya. And dati kasi, nag-aano yung hair ko. Grabe, maglagas. Sobra talaga maglagas, guys. Ito yung hair fall ko, guys. Grabe, oh. Ang dami. Nag-research ako kasi ang sabi sa paglalagas ng hair, ang maganda daw is yung mga aloe vera. So, bumili ako nitong Aloe Derma. Ayan.
Ayan siya, guys. Aloe Nourishing Shampoo and Conditioner. Ayan na sila. Shampoo and conditioner na yon, partner na yon. So, ang bili ko dito, guys, is 275 each. Ayan, very effective. Ayan, gagamitin mo yung shampoo. Sabi dito, Aloe Derma Natural is enriched with active aloe nutrients. Aloe Nourishing Shampoo gently cleanses scalp and hair, moisturizes and nourishes hair from root to tips. It helps improve hair strength, leaving hair soft and healthy looking. Ayan siya, guys. Ayan, so sa tingin nyo, medyo healthy naman na yung hair ko, diba? Ayan, and para sa akin, ang laki na ng improvement niya, guys. Itong shampoo is araw-araw ko siya ginagamit. Ayan, so apply onto wet hair and scalp, massage gently and rinse with water. Ganun lang siya. Sinashampoo ko lang the usual. And then itong, ayan, Aloe Derma Conditioner. I think si Michelle D ginamit din to, and sa kanya ko nga napanood, kaya nga ako napabili nito. Si Michelle D, ganito din daw yung ginagamit niya para mawala yung paglalagas ng hair niya. Ayan, after shampoo, gagamitin mo ting conditioner, ililive ko lang siya for 2 to 3 minutes and then rinse ko na. Okay, so bale, ubos na to, guys. Wala na tong laman and nag-order na ako ng panibago. Ayan. And mabibili nyo to sa Instagram. Ilalagay ko dito yung Instagram handle nung seller nito. Ayan siya, guys. 275 pesos. Very, very effective. Yung isang ganito is halos 1 to 2 months ko na siyang nagamit. Kasi konti lang naman yung gagamitin mo, guys. Lalo at manipis lang naman yung hair mo. Huwag ka masyadong mag-shampoo ng madami. Ayan. So, matipid naman siya sa 275. Sulit na siya, guys. And then, ang sabi, isa pang tip is magpagupit ka daw regularly para yung dry ng hair mo at saka yung ends niya is maging healthy siya. Ayan. So, medyo magpapagupit nga tayo ng regular. And, ayun nga, guys. So, kung gusto nyo itry to, talaga, very, very effective na pang tanggal ng paglalagas ng hair talaga. Ito talaga yung ginagamit ko matagal na. Ayan. So, kung gusto nyo mag-avail sa Instagram, ayan lang siya. I-message nyo lang yung seller. So, that is it for this video, guys. Sana marami kayong natutunan and sana marami akong tips na na-share. So, thank you for watching and I hope to see you on my next one. Bye!